Guys, magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa Basic GSM. At ngayon pong araw na ito ay magpapalit po tayo ng LCD po ng Vivo Y91. Yung Vivo Y91 po ay halos kaparehas din lang po ng Vivo Y93. May sensor, may fingerprint po. May fingerprint po yung Y93. Ang Y91 naman po, wala po siyang fingerprint sensor. Kaya po natin papalitan yung ating LCD ng ating Y91 ay dahil po ito'y nagkaroon na ng guhit. Tapos, ang nangyari po, base dun sa kwento ng may-ari, ay habang ginagamit daw po sa games, bigla na lang daw pong nag-init yung parte ng baba ng ito pong parte ng baba ng LCD. Nung nag-init po siya ng husto yung parting baba ng LCD, bigla pong nag-blackout at simula daw po nun hindi na daw po nila nagamit yung cellphone. Kaya po din nala dito sa atin. Chinek ko po muna kung ano pong nangyari dun sa cellphone. Base po dun sa pagkaka-check natin, lumalabas po na yung pag-init po nung LCD niya dito sa parte ng baba kung saan nandoon po yung pinaka-circuit niya, nagkaroon po ng shorted dun sa circuit po nung LCD. Kaya po biglang nag-init at nag-blackout. At natuluyan po yung LCD na mamatay. Kaya po ngayon, papalitan po natin siya ng bagong LCD para po magamit na uli. Ayan po. Tara po, simulan na natin. Baklasin na po natin tong parte na to. Tong kanyang back housing. Tapos po natin matanggal yon. Ito naman pong battery. Tatanggalin po natin to. Kailangan po kasing tinatanggal yung battery para po pag inangat po natin itong LCD, makukuha po natin itong pinaka flex nya. Ayan po yung flex connector nya po, nasa ilalim na tatabunan. Normal po na bahagyang nabibend yung battery. Pero hindi po yan nakakabawas ng lakas ng battery. Tapos angat po natin to. Muna natin yung battery. Ayan po. Ito po yung flex cable ng LCD. Tanggalin din po natin yan. Tapos aangat na po natin to. Gamit yung ating
Ngayon, tabi na po natin tong luma. Tapos, linisin po natin itong mga gilid. Yan. Para po kapag nilagyan natin ng pandikit natin, kumapit po ng maigi yung pandikit. Gagamit po tayo ng B7000 para po sa pandikit. Nakalimutan po tayo yung pinakatakip nung dito sa taas, yung sa earpiece po, yung ear speaker po, ayan, yung takip no, nandito pa po sa luma. Kukunin din po natin yun, kailangan po natin na maikabit dun sa bago. Ayan po, kunin po muna natin to. Medyo madikit po. Medyo madikit po siya. Ayan po. Ayan siya. Po itsura nun. Takip po yan para dun sa earpiece niya po. Yan. Kakabit po naman natin to dito sa bago. Ayan po guys, nadikit na po natin dito yung pinaka-takip nung earpiece. Ayan po, yung parte po na yan. Takip po ng earpiece yan para pag nilapat po natin doon. Ngayon naman po, lagyan natin ng pandikit para maipix na po natin. Ngayon lang po natin. Ayan po, balik tayo. After 10 minutes po ang nakalipas, hindi pagdidikitin na po natin siya. Tara po. Masukin po natin. Lagay na natin. Lapat po natin. Shoot po natin ng eksakto.
sa mga side. Tapos press po natin sa gilid, yan. Yung mga excess po na pandikit sa gilid, pwede po nating tanggalin yan. Testing na po natin kung gumagana siya. Lagay po muna natin yung charger pala. Para hindi siya malobat. Check po natin muna kung kumakarga. Ayun po. Kumakarga na po yung kanyang charger. At lumabas na rin po ang screen. Yeah, may display na po. Open na po natin. Ayan. Tingnan lang po natin mag-open. Ayan po, nag-open na. Check po natin. Okay po. Ayos na po siya. Okay. Tapos, check po natin yung kanyang camera. Kung wala po tayong na-damage sa camera o anuman. Ayan po, maayos siya. Okay na po. Ilalagay na lang po natin itong takip. Yan na lang po ilalagay natin. All in all po, maayos na po siya. Hanggang dito na lang po yung ating video. Para sa ngayon, ang video po natin ngayon ay LCD replacement ng Vivo Y91. Sana po may nakuha kayong konting ideas and tips. Maraming salamat po sa lahat, at huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Huwag niyo pong kalimutang i-click yung ating notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating video. Muli po, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.